Ang gabi ay bumalot noon sa maliit na bayan ng Brantley na kilala sa malalim nitong pinag-ugatan at magandang komunidad. Maayos ang kanilang ospital na talaga namang naaalaga ang mabuti kung saan nagaganap ang mga eksenang napupuno ng pagmamahal at pag-aakala. Si Mary, ng mga panhong yon, isang babae na nasa edad 28 taong gulang, ay nakahanda na noong matanggap ang pinaka-espesyal na regalong magpapabago ng kanyang buhay. Siya at ang kanyang asawa na si Ethan ay mabibiyayaan na ng isang anak na lalaki. Si Ethan ay nanatili lamang sa tabi ng kanyang asawa sa bawat pagkakataon. Hawak ang kamay nito para palakasin ang kanyang loob na lumaban. Walang labis ang suportang ipinapadama ni Ethan sa kanyang asawa, habang ang kwarto ni Marie noon ay napupuno ng katahimikan kung saan mga maihinang tunog ng mga aparato lamang ang iyong madidinig. Sinusuri na rin ng nurses doon sa monitor ang kanyang vital signs. Pinapaligiran din nila si Mary ng magkahalong pagkaseryoso at may pagkaligaya. Ang sakit ng contractions na nararamdaman ni Mary ay mas tumitindi pa habang tumatagal. Pero ang bawat sakit na iyon ay nagpapahiwatig lamang kay Mary na malapit na niyang makita at mayakap ang kanyang anak. Humuhugot na lamang si Mary ng lakas sa pamamagitan ng kanyang asawa. "Kaya mo yan, mahal. Tama yung ginagawa mo. Pakatatag ka lang." May pagkakalmang bika ni Ethan kahit pa nakakaramdam na rin siya ng pagkakaba. Mahirap din kay Ethan na makitang nasasaktan at nahihirapan ang kanyang asawa sa panganganak. Maging ang mga nurse ay sinusubukan ding patipayin ang loob ni Mary nang maalis ang tensyon na kanyang nararamdaman. May ngiting sinabi ng nurse na sa ilang sandali lamang ay mayayakap na niya ang kanyang anak. Makalipas ang ilang oras matapos ang ilang masasakit pang contractions at malalim na paghinga, ay nalalapit na rin si Mary sa sandali na matagal na niyang pinakahihintay. Inihayag na rin ng doktor na si Dr. Simons ang paglabas ng baby. Ang lahat ay napuno ng kasiyahan habang inilalabas ng doktor ang bata na nakahanda na sana para idiretso ito sa crib kung saan nakaantabay ang ilang mga nurses. Pero imbes na malakas na pag-iyak ng sanggol ang madinig ng lahat, ay katahimikan ang pumulo sa paligid ng buong kwarto. Ang lahat ay nangamba. Ang mga nurses ay napapatingin na lamang sa doktor na naghihintay din sa pag-iyak ng baby. Ang kaninang nasasabik na doktor ay natitigilan na ngayon at napupuno ng pangamba at emosyon. Nakita na lamang ng lahat ang kanilang doktor na binalot na lamang ng matinding kalungkutan. "Teka po, Dok, kamusta po ang baby ko? Ano pong nangyari? Okay lang po ba siya?" tanong ni Mary na walang ibang nadarama noon kundi labis na pag-aalala. Hindi na rin agad nakatugon si Dr. Simons. Ang doktor na napupuno ng kumpiyansa kanina ay tila nawala na lang bigla ng pag-asa. Sinubukan ni Dr. Simons na gumawa ng paraan kung saan in-resuscitate pa niya ang baby. Umaasa na magiging maayos ang lahat. Pero wala pa rin nagbago. Katahimikan pa rin ang nangibabaw sa paligid. Napatingin si Dr. Simons sa mag-asawa. Inihahanda ang sarili sa kanyang dapat na sabihin. Sinubukan niyang magsalita. "Ma'am Mary, Sir Ethan." Halos hindi mabigkas ng doktor ang kanyang nais na sabihin. Iniisip ang mga tamang salita na dapat niyang sabihin. Pero hindi ito naging madali para sa kanya. Anuman ang kanyang sabihin, ay alam niyang magiging masakit pa rin ito kay Ethan at Mary. Wala naman kasing magulang ang makakatanggap kaagad ng ganong klaseng trahedya. Si Mary ay natatakot na lamang habang nakaabang sa kung anuman ang sasabihin ng doktor sa kanila. Si Ethan naman ay hinawakan na lamang ng mahigpit ang kamay ng kanyang asawa para pabigyan ito ng katatagan ng loob para salubungin ang unos na nalalapit ng dumating sa kanila. Nangangatog pa ang boses ni Dr. Simons nang ito ay nagsalita. "Ginawa po namin ang lahat, pero ang sanggol po ay hindi na ito nakayanan." Ang katahimikan ay waring sinundan noon ng kamatayan para kay Mary. "Paano? Bakit? Anong ibig mong sabihin?" Hindi na rin napigilan ni Mary at Ethan ang pagpatak ng kanilang mga luha. "Ang baby nyo ang nalagay sa isang komplikasyon na kung tawagin ay neonatal hypoxia. Isa itong kondisyon kapag ang baby ay hindi nagkaroon ng sapat na oksigen. Maaaring bago o ilang sandali matapos itong maipanganak. Ginawa po namin ang lahat ng pwedeng intervention, pero ang naging epekto nito sa puso ng baby ay naging malala na. Patawad po talaga."
si Ethan at Mary ay namutla na lamang sa hindi katanggap-tanggap na realidad na kanilang nadinig. Hindi malaman ni Mary kung paano tatanggapin at kakayanin ang matinding sitwasyon biglang kanyang kinaharap. Agad na rin dinala at inabot sa kanya ng doktor ang kanyang baby para mayakap man lamang ito sa mga huling sandali. Si Mary ay nakatingin na lamang sa kanyang baby habang karga ito. Nakatingin sa kanyang malanghel na baby na papangalanan niya sanang Jake. Hindi na gumagalaw at nananatiling tahimik para bang sinaksak si Mary ng nagyayelong kutsilyo sa kanyang puso dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Tumago sa kanyang kaluluwa ang naging sakit ng pangyayari. Ang naguumapaw niyang luha ay pumuno sa kanyang mukha habang pinagmamasdan ang wala ng buhay niyang sanggol. Ang kanyang pangarap na maging ina ay biglang naglaho at ang pangarap niya na magkaroon ng isang masayang pamilya ay tila ba nasira ng biglaan. Isang pakiramdam na tila ba ayaw na niyang mabuhay pa at ayaw na itong maramdaman pa kahit kailan. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay mas lalo lamang nagpalala sa sakit na kanyang nararamdaman dahil kasabay dapat nito ang pagtibok ng puso ng kanyang anak. Ang mundo ni Mary na kani-kanina lamang ay napupuno ng pag-asa at kaligayahan ay nabasag na lamang ng malala. Ang realidad sa pagkawala ng kanilang baby na si Jake ay hindi niya makakayanan. Ang kwarto ay napuno na lamang ng masidhing pagluha ng mag-asawa habang ang mga nurses doon ay walang magawa kundi magbitaw ng ilang salita para mapagaan ng kanilang loob. Kailangan ni Ethan na pagtibayin ng kanyang sarili nang sa gayon ay kanila itong makayanan ni Mary. Matapos ang pangyayari, ang balita patungkol sa pagkamatay ng anak ni Mary ay mabilis na kumalat sa kanilang komunidad. Maging ang bawat tao sa lugar nila Mary ay nalulungkot din sa trahedyang kinahinatnan ng walang kamuwang-muwang na sanggol na si Jake. Si Ethan na nanginginig pa rin at labis ding naapektuhan sa nangyari ay nagpapakalakas na lamang para mapakalma ang kanyang asawa. Ang kanilang tahanan na napupuno noon ng kasiyahan at pag-asa ay pinuno na ngayon ng kalungkutan at pagluluksa. Ang mga kaibigan ng mag-asawa ay unti-unti na ring nagdatingan para madamayan sila at mabigyan ng dagdag pang suporta. Ang paghahanda sa funeral ng kanilang anak ay isang masakit na proseso para sa kanila pero kinakailangan nilang gawin. Ang bawat detalye at pag-aasikaso ay sumasaksak sa kanilang mga puso, ang maliit na kabaong ang puting mga rosas. Sa kabila ng lahat ay kailangan nilang mabigyan ang kanilang anak ng wasto at magandang pamamaalam. Ang paligid ay sumasabay at ang kalangitan ay sumasabay sa matinding pagdadalamhati na nararamdaman ng mag-asawa habang ang mga taong naroroon na malapit sa kanila ay napupuno ng masidhing katahimikan. Ang lahat ay napapaluha ng mga sandaling yun habang hawak ni Mary ang maliit na kabaong ng kanyang anak. Ang pastor naman na si Thompson ay naroroon na para masimula ng seremonya. Ang bawat sinasabi ng pastor ay halos hindi na mapakinggan ni Mary dahil sa labis na pagkabagabag ng kanyang isip. Nakatayo lamang siya sa paligid ng lahat at labis na umiiyak. Isa lamang ang kanyang nararamdaman na pilit pumipilas sa kanyang puso. Ang puting puntod noon kung saan nakalagay ang pangalan ni Jake ay nakahanda nang tanggapin ang puting kabaong na kinalalagyan nito. Napaluhod na si Mary, binabasa ang lupa ng kanyang luha. Si Ethan ay ganun din ang nararamdaman pero kailangan niyang magpakalakas para sa kanyang minamahal. Walang ibang tanong si Mary sa langit kundi bakit, bakit at bakit. Dahan-dahan na nilang ibinababa ang kabaong. Ang tunog ng makinarya na nagpapababa sa kabaong ang siyang maririnig mo lang na umiingay sa paligid. Para bang ayaw na lamang tumingin ni Mary, mapahanggang sa sandaling iyon ay hindi niya mapaniwalaan ang nangyari. Isinigaw na lamang niya ang nilalaman ng kanyang puso ng buong pwersa at lakas. Diyos ko, ibalik mo ang anak ko. Kasabay ng pagsigaw na iyon ay nakadinig na lamang ang lahat ng kulog mula sa kalangitan. Matapos yon ay isang pag-iyak ang nadinig ng lahat. Sa loob ng ilang sandali ay natigilan ng lahat, hindi magawang makakilos dala ng labis na pagkabigla. Si Mary ay napatayo, napatingin sa paligid, pilit na pinakinggan ang pinagmumula ng ingay. Hanggang sa mapagtanto na niya lamang na ang pag-iyak na iyon ay nagmumula sa maliit na kabaong ng kanyang anak. Si Ethan naman ay agad nang umaksyon. Agad na niyang iniangat ang kabaong para ito ay mabuksan. Para itong imposible kung iisipin, pero sa loob ng kabaong ay nabungaran nila si Baby Jake na buhay at umiiyak.
ang mga mata ng mga taong naroroon ay nanlaki sa pagkabigla. Ang sementeryo ay napupuno kani-kanina lamang ng kalungkutan ay napupuno na ngayon ng pagkabigla at pagkasorpresa. Pero ano nga ba talagang nangyari? Paanong ang sandali ng kalungkutan kanina ay napaltan ngayon ng kalituhan? Iba't ibang naging reaksyon ng mga tao. May mga nanakpo, may ibang napasigaw na lamang at napaiyak sa saya nang makitang buhay ang baby. Si Mary ay agad nang kinarga ang kanyang baby, habang si Ita naman ay agad nang nanakbo para makahanap ng tulong. Niyakap ni Mary ang kanyang baby. Ang lungkot niya kanina'y napalitan na ngayon ang pag-asa at walang labis na kaligayahan. Pagkadala ni Baby Jake sa ospital ay hindi mapaniwalaan ni Dr. Simons ang kanyang nakita. Agad niyang idinaan ang baby sa masusing pag-e-examine. Ang bawat paghinga ng baby, ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay isang himala sa paningin ng lahat. Ang waiting room ng ospital ay napuno noon ng pagkakaba at malalim na pag-iisip. Hindi pa rin malinaw sa lahat kung paanong si Baby Jake ay nagawang mabuhay muli sa pamamagitan ng isinagawang eksaminasyon na halos ilang oras din ang tinagal ay nabigla na lamang si Dr. Simons sa napag-alaman niyang resulta. Kaya naman agad niyang ipinatawag si Mary at Ethan para ibahagi kung ano talaga ang nangyari. Wala akong masabi. Ang test na isinagawa kay Baby Jake ay nagpapakitang walang problema sa kanya. Ang kanyang puso, baga, ay gumagana ng maayos at normal. Para may paliwanag ang nangyari, ako at ang medical team ay nakabuo ng isang hypothesis na si Jake ay malamang nalagay sa kondisyon na kung tawagin ay Lazarus Syndrome, isang spontaneous resumption ng blood circulation na humantong sa biglaang pagtibok ng kanyang puso. Ang mag-asawa ay napapatingin na lamang kay Dr. Simons at seryosong nakikinig. Normal na nangyayari ang ganong insidente ilang minuto pa lang ang makalipas o 1 hanggang 2 oras matapos ang death certificate. Ang kaso ni Jake ay isang bagay na ngayon lang namin nadinig o nakita na para bang ang nangyari ay isang himala. Ang mata ni Ethan at Mary ay napuno ng kaliwanagan at labis na nabigla. Ang doktor na pilit naghahanap ng siyentipikong pagpapaliwanag ay nagbigay ng isang konklusyon na malayo sa propesyong kanyang iniingatan. Ito ay ang himala mula sa Diyos. Ano't ano pa man ang dahilan, ang importante sa mag-asawa ay buhay na at ligtas ang kanilang anak. Wala nang mas importante pa sa dalawa kundi ang bagay na iyon. Matapos ang insidente, ang balita patungkol sa pagkabuhay muli ng isang sanggol ay mabilis na nagkalat sa komunidad ng Brantley. Ang lahat ay pinag-usapan ito at kinabiliban, rason para mas maging matibay pa sila sa pananampalataya. Ang isang pahayagan at maging ang ilang national television networks ay binroadcast na rin ang istorya. Kaya naman, naging kilala ng husto ang pamilya ni Mary sa karamihan. Para sa mga taong mataas ang pananampalataya sa relihiyon, ang istorya ni Jake ay hindi lamang isang balita. Sa halip ay nagpapatunay ito sa isang himala, isang patunay na merong Diyos na nakabantay sa bawat hinanaing nating lahat. Ang lahat ng tao doon ay tinrato na si Baby Jake bilang simbolo ng pag-asa at pagsamba. Ang mga doktor naman ay nagsagawa pa ng ilang pag-aaral para lamang makakuha ng kaliwanagan sa kung ano man ang nangyari. Pero wala talaga silang ibang maiisip na posibleng dahilan kundi ang Lazarus Syndrome na medyo may pagkaalanganin pa para maging totoo. Kung ang lahat ay nahanap ng kasagutan sa himalang nangyari, para kay Mary na isang ina ay wala nang mahalaga pa sa mga bagay na iyon. Ang kanyang sanggol na si Jake ay buhay, naglalaro, tumatawa, umiiyak, pumakain at lumalaki, kagaya din ng ibang sanggol. Ang kulog na umingay sa paligid ng kalangitan matapos ang pagsigaw ni Mary noon ay nanatili sa isipan ng lahat ng nakadinig at nakasaksi at hindi nila makakalimutan kailanman. Ang bagay na yun ay mas lalo pang nagpamisteryo sa pangyayari dahil wala namang masamang panahon ang naiulat ng araw na iyon. Ang pagkabuhay muli, ang biglang pagkulog ay naging parte na ng istorya ni Jake. Nagbibigay paalala na kahit gaano pa kalalim at kadilim ang sitwasyong iyong kinasasadlakan, ay may nag-aabang pa ring liwanag sa iyong buhay. Isang istorya na nagpaparating sa lahat na sa bawat pagkakataon ay palaging may pag-asa.